Hello guys, welcome back to my channel. So meron tayo dito guys na Nissan Urban. Bali guys, ang problema nito, lagi raw nakailaw yung ilaw ng sa handbrake indicator. Bali ito guys, bago natin gawin yan guys, tanungin muna natin yung may-ari guys. Bali sir, kailan nyo napansin yan na umilaw yan? Sir, dalawang araw na eh, na ganun, nakailaw pa lagi kahit natakbo, nakailaw. Nakailaw yung handbrake. Ano yan sir, kahit i-release yung handbrake, talagang nakailaw siya. Bali guys, itong Nissan Urban na to, ang ginawa ko dati rito, totally blackout. Bali guys, okay na yon. So ngayon na, bumalik si sir para ipacheck naman niya yung sa indicator ng handbrake. Kaya yan guys, papakita ko sa inyo guys, testing muna natin guys. Sir, tunga sir sa kabila. Guys, i-start natin. Ito neutral sir, ano? Yan. Ito guys, yung handbrake indicator. Yan. Kailangan guys, pag in-start, dapat yan guys, kapag naka-release yung handbrake, dapat yan guys, mamamatay yung indicator. Yan guys, i-release natin yung handbrake. Yan guys, meron pa rin. Yan. Dapat yan guys, mamatay ito. Kapag ganyan guys, ang una nyo i-check guys, sa yung lagayan ng brake fluid. Sir, ito sir, dito ka sir. Ito guys, ang lagayan ng brake fluid. And ito sir, yung lagayan nyo, di ba? Yan. Minsan kasi guys, kapag nagbawas ng brake fluid, talagang iilaw itong indicator na to kasi warning yan guys na maaaring may tumagas na brake fluid sa ilalim ng gulong. Yan, sa preno. Yan, ito sir. Yan guys, medyo mababa na siya. Yan, dapat yan guys, nandito yan sa maximum o tataas ng konti. Yan. May kuha kang brake fluid sa lamesa. Yan, ito guys. Ngayon guys, ito pag napuno na natin to at nakailaw pa rin tong indicator, so ibig sabihin na ang problema niya dito sa switch ng handbrake. Yan, meron din yan guys na switch sa minsan kasi guys sa lumilis yun, kumbaga hindi siya tumatama dito sa ng handbrake. Yan, kailangan kasi tutulak ng dito sa handbrake para lumubog yung switch niya. Ngayon guys, ito nakababa yan. Sa restart pa. Yan guys, naka-release yung handbrake. Yan. Yan guys, lalagyan ko ito. Hala ko, Rick. Dito ka, Rick. Yan ito guys, dapat mamatay yan pag napuno na ito. Walang masahan. Yan ito guys, kumuha lang akong basahan kasi pag tumulo kasi ito guys, baka masira yung yung pintura. Medyo ingat lang guys. Kailangan guys, mamatay ng kusa. Yan sir, namatay ng kusa. Yan naman. Ayun, kulang. Namatay ng kusa. Sir, okay na? Oo, wala na. Yan, tagdagan pa natin. Ganun lang yan guys. Kapag umilaw yung handbrake indicator nyo, i-check nyo muna guys yung brake fluid, baka kulang na. Sir, pa-check mo na rin kay parang Ed yung baka may taga sa gulong sa mga preno mo. No sir, ganun lang. Yan guys, kitang kita naman. Correct naman. Yan, di bali puno na siya, nasa maximum na. Yan, tapos ito guys, namatay na yung indicator. Yan, bali handbrake ko. Sir, wala na rin Ay sir. Yan guys, wala na rin palang to yung ni sir. Wala? Sir! Hindi na pala nailaw yung handbrake mo. Ayun o. Oo sir, pag ina, inaatak mo, inailaw. Inailaw. Ayun o. Ito guys, hindi rin pala umiilaw yung ni sir. Kailangan kasi guys, pag inangat yan, aiilaw yan. Yan guys, ang gagawin ko, bubuksan ko to. Ako ang Philips sir. Parang may tagat na siya dito. Oh.
Hindi na rin pala sir nailaw. May takas? Sa gulong? Sa gitna. Ay, hindi sa gulong. Sa gitna, gitna. Ah, kayo ito. Ano ito guys, check natin ito. Kailangan kasi guys, gagana na rin yan kasi importante yan. Ipit kayo sa kabila. Ah. Wala. Ito meron dito. Ito. Tumilyo. Ah. Ayun. Ito guys, importante rin ito. Kailangan gumagana rin yan. Pero ito guys yung switch niya. Yan dapat guys ha, iilaw yan. Ay ito, sir. Sir, putol. Ah, ganun pala sir. Ano to, hindi na ikabit? Hindi ko alam sir eh. Ayun. Hindi na ikabit, nasa ilinya niya. Bunot eh. Yan sir, wala nakasalpak. And guys, ang gagawin ko rito guys, tatanggalin ko itong upuan. Titingnan namin guys kung nasa na yung wire niya kasi importante yan guys. And guys, papakita ko na lang mamaya guys, pakita na namin. A few moments later. So ito nga guys, hindi nga nakasalpak itong socket na to. Ito guys, ito papunta to dito sa may indicator. Yan, dito yan guys, papunta. Yan, di bali, ito ang magbibigay ng signal kapag naka-handbrake. Yan, ito sir yung pag naka-handbrake ka, ito yan guys, kukontakt to. Yan, kukontakt. Bali, ito guys, pag nailagay sa body ground to, iilaw yan sa dashboard. Ngayon, bunot siya. Kaya, hindi siya umiilaw. Yan. Bali, sir, anong ginawa rito? Sa cylinder head, ginawa? Oo, oh, sa cylinder head. Hindi na nakapit. Hindi na ikapit siguro. Kasi sir, hindi mo napansin to. Hindi ko napansin. Eh. Kailangan din yan sir. Buti na lang, pinagawa mo, nagka-problema yung ano mo. So guys, testing natin. Yan. Yan. I-release ko guys yung handbrake. Sir, di ba? Handbrake. Release. Handbrake. Ngayon guys, pag naubos uli yung brake fluid yan, iilaw uli yan kahit naka-release tong handbrake na to. Yan. Kahit naka-release to, iilaw yan guys kapag naubos yung brake fluid. Kasi warning yan guys na may problema ang mga preno sir. O nakimitagas siya sir. Yes sir, okay na sir. Sir, shoutout ka. Shoutout naman sa ND Paladin. Dito nyo dalhin yung mga ano, magagaling. Sa anak mo sir, yung sa anak mo na ano, kasama sa ano? Sa Olympic. Olympic. Pati mo sir. Kumusta yung anak? Sana manalo ulit sa robotic. Sir, maraming salamat. Ako, shoutout nga pala ulit sa tamaki ko kay Alan Drake Dulay, pati sa girlfriend niya kay Sheena Joyce Diaz. Ingat kayo palagi dyan sa Pangasinan. So yun guys, sana may natutunan kayo sa engineer kong bagong video. Maraming salamat.